Welcome back sa Buhokgaming. So guys, for this episode, bigyan natin ng overview itong bagong play to earn na FIFA football. So right now guys ha, ongoing na yung Ido nila. Siguro bago tayo bumili ng token, double check muna natin no, kung okay ba yung magiging laro and ecosystem nitong play to earn na to. Anyway, baka bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin, palit na lang din muna ng subscribe button pati na rin ang notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest videos ko. So hindi na natin papatagalin to. Double check na agad natin tong FIFA football. So ito yung mismong website ni FIFA Football. And yes guys, ha, football games yung lalaruin nyo dito. Anyway, no, siguro yung iba dyan, lalo na dito sa Pilipinas, no, mas prepared natin yung mga basketball, billiard, boxing, and talpakan or sabong. So anyway, sa ibang bansa kasi guys, national sport nila itong football. So anyway guys, nasa Web3 na yan, nasa Metaverse na yan. At this very moment guys, ha, meron silang ongoing na Ido. Pakita ko lang sa inyo yung Ido. So yan guys, available na yung tinatawag nilang EPAC token. And guys ha, yung mismong minimum na pwede nyong bilhin is 50 USD, maximum of 500 US dollar. And make sure na connected yung MetaMask wallet nyo. Guys, to play this game, at least kailangan naka Binance network kayo. So meron tayong 200 BUSD right now, no? So pwede akong bumili kasi minimum naman is 50 US dollar lang. So BUSD, okay lang naman yan. So kung bibili kayo dito, okay, meron pa kayong oras, pwede pa kayong humabol. Pero Buhokgaming, okay naman ba yung FIFA football? Guys, ito yung mismong website nila. And then pag kinlik mo tong play game, actually mapupunta ka dito sa yan. Ito yung pinaka-dashboard nung mismong play game. Connect ko lang yung wallet ko saglit. So yan guys, connected na tayo. So kung titignan natin guys, yung mismong dashboard nung play game nila, meron silang tournament mode, manager mode coming soon. Okay, meron din silang 5v5 mode. Okay, yung prediction mode nila available na rin right now. PvP mode coming soon pa rin. Guys, pag kinlik nyo tong tournament tab, mapupunta naman kayo sa dashboard para sa tournament. Right now, okay, wala pa tayong NFT, no? So ito na yung nakikita natin, blanco pa lang. Okay, so definitely gagamitin natin tong mga items na to para manavigate natin tong play to earn na to. So with that, para makuha nyo yung full mechanics niyan, available yung white paper dito sa website nila. Pakita ko na lang din sa inyo para at least, no, kung meron kayong mga concern about the games, okay, pwede nyong i-double check itong mismong white paper ni FIFA Football's NFT. So nandiyan yung overview, makikita nyo mission and vision, nandito na rin gameplay para at least magkaroon kayo ng idea about this game. So ito yung mga cards na pwede nyong mabili gamit yung token nyo. And then yung mga boxes, syempre yung mga boxes na yan, nakalagay na dyan na magbibigay sila ng 3 grade of boxes as the following details. So nandito yan lahat guys ha, yung quantity. Again, dinanavigate lang natin ng mabilis tong white paper kasi pag ninabigit natin talaga ito, ubos ang isang oras natin. Pero syempre, no, kung tatalpa kayo sa mga ganitong game, talagang kailangan nyong basahin, no, yung mismong white paper. And again, check natin yung Ido guys ha. Ayan ha, alos ubos na yung token nila. Okay, konti na lang yung natitirang token. So siguro kung hahabol kayo, again, double search, i-research nyo kasi madami din nagtatanong sa akin, no, kung ano daw ba at this very moment yung mga available na token na naka-public sale. So luckily nakita rin natin tong FIFA football. Nung chinek ko naman, nakita ko yung gameplay, yung trailer, no, mukhang okay naman. Ito sa akin na point of view ko, mukhang okay naman siya. Pero yun nga, kayo pa rin yung mag-decide kung gusto nyo bumili ng early bird para sa token. Kasi ito yung token niyan guys ha. So yung isang FIFA token daw, no, around 0.08 dollar lang ngayong Ido, no. So definitely depende pa rin sa magiging approach ng mga user dito. Pwedeng tumaas yan pag nilabas na or in-announce na nila yung TGE, which is tatanungin nyo Buhokgaming, kailan ba yung TGE niyan. Actually November 1st TGE na yan. Okay, listing and claiming time 1st of November o November a 1, araw ng mga patay. Okay, so yung araw ng mga patay guys, ayun yung magiging TGE para dito. So kung bibili ka, konting kempot na lang, TGE na. So hindi natin alam kung talagang tataas or bababa. So yun, kailangan nyo talaga mag-research for this one. Okay, and then balik tayo dito sa mismong website nila. Meron din silang tinatawag na commission. Buhokgaming, ano ba mapapala ko dyan sa commission na yan?
So, ito yan guys. So, pag nagkaroon kayo ng referral ID, so kailangan connect nyo lang yung wallet nyo. Ito yung referral ID nyo. And then, ito yung referral link nyo. Meron tips dyan. Share your referral link with your friends. Invite friends to sign up and deposit more than $50. And then, makaka-receive ka ng 100 USDT cashback voucher. Okay, so each referral yan guys, so malaki-laki. So siguro na kung marami kayong kaibigan na gustong mag laro ng mga play to earn, siguro pwede nyo rin pakita to. Okay, pa double check nyo, and then with that, paggamit nyo na lang din yung referral link nyo, kasi sayang din naman na magkakaroon kayo ng voucher for this one. And then for the main mechanics guys, basahin nyo itong rules nila and regulation para at least guys hindi kayo ma off track pagdating dito sa referral nila. Baka mamaya may ine-expect kayo, okay, baka mamaya may hindi kayo makuha again na pera din yung pinag-uusapan niya. Syempre nagpagod ka na, nag-invite ka na, kailangan ma-maximize mo pa rin yung earning potential para dito sa referral features dito sa FIFA Football NFT. And guys, chinek din natin yung Twitter page nila at this very moment guys, 21,000 na yung follower nila, so magpa-follow na tayo dito. Yan. So double check nyo guys, ha, makikita nyo yan. Yan. Okay. So updated yung Twitter page nila. Okay. So kung gusto nyo maglaro ng game na to, kung gusto mong pasukin yung play toy na to, make sure ya na mag-double check kayo dito sa Twitter page nila para at least guys, updated kayo. Makikita nyo naman na detailed do, yung nandito sa, like an example, itong public sale nila. Okay, nakalagay na mismo sa Twitter page na. So, kumbaga kayo, well-informed na kayo kung kailan yung ine-expect yung payment, kung kailan kayo pwede magbenta ng token, no? So, with this, okay, I highly encourage you all na i-double check din itong Twitter page nila, okay? So, kanina guys, chinek natin, no, yung tournament mode. Actually, meron din silang prediction mode right now. Ito yung main website. Don't worry, yung link niyan ilalagay ko sa description. Makikita nyo guys, madami ding supporter itong prediction mode nila. So, double check nyo na lang yung para sa prediction mode. So, applicable naman yan dito. Same sa tournament mode. And then, itong bridge system nila, okay din to guys. So, yung token nyo na FIFA, pwede nyo i-convert yan sa gold, which is magagamit nyo dyan sa prediction mode. No? So, ilalagay nyo naman dito, for example, 1,000. No? So, pwede kayong mag-deposit yan. Pero yun nga guys, ha, hihintayin pa natin yung TGE para sa FIFA token para magamit natin. Since right now, okay, I do pa lang yung magiging available. So, right now guys, ha, again, 0.08. Okay, pag bumili tayo sa Ido, kumbaga mura-mura pa. Okay, maximum of $500 yung mabibili natin, minimum of $50. So, depende sa inyo guys kung gusto nyo tumalpak dito kay FIFA Football. So, balik tayo saglit dito sa main Twitter page nila. Makikita natin guys yung gameplay introduction. Meron sila sariling marketplace, naka-integrate na yan. So, definitely, kung bibili tayo ng mga NFT, dun na mismo tayo sa website nila. So, hindi na tayo pupunta sa ibang platform, which is para sa akin, mas okay naman yon. And then, pag yung open box, okay, pag nakabili na tayo sa marketplace, makakakuha tayo ng gold box, platinum box, diamond box, which is yung mga laman yan, either player card or football team. Okay, and then for the game features naman, nakita natin meron tayong tournament mode, prediction mode, manager mode, simulation mode, and then yung finally 5v5 PvP rank match. Yung apat dyan, o yung tatlo dyan, okay, coming soon pa lang. Tong manager mode, coming soon, simulation, and PvP 5v5. So, ang available pa lang pag nilaro natin to, tournament mode and prediction mode. So, with that, kailangan maging aware din kayo. Baka mamaya, maglalaro kayo dito sa FIFA Football, tapos hindi pa pala available yung games na gusto nyo. So, make sure guys, na i-double check nyo palagi yung website, Twitter page nila, para sa mga updated version for this one. Okay? And then again, kung tatanungin nyo ako kung pwede bang laruin to sa mobile device, pwede naman as long naka Web3 browser kayo. So kung meron kayong mobile device, walang problema, magagamit nyo to. And for the gameplay, nabasa ko na kanina, pinakita ko sa inyo. And then, ito yung mga few details about the gameplay and the marketplace nila. As mentioned guys, okay, integrated naman siya. And then for the roadmap, nung ninavigate natin guys, actually yung phase 4 Q2 2023, tapos na lahat ng majors update para dito sa FIFA Football. So, pero hindi ibig sabihin guys ha, pag natapos yung major update, wala nang magiging update. So, definitely magkakaroon pa din yan ng mga minor update in the futures. And then yung mga partners niyan, since Big Project, nandito naman siya. Okay?
By the way guys, ha, bumili pala tayo. Yan, 50. Para magkaroon lang kayo ng idea, yung 50, 625 EPAC token yung makukuha nyo. Okay, $50, equivalent yan sa 625 EPAC token, which is ang price right now, $0.08 lang. So, pagdating ng November 1, pwede na natin itong benta kasi magkakaroon na ng TGE. And then, pag nagka-TGE na, nag-token generated event na, pwede kong benta yan. Pag tumaas pa to sa 0.08, hindi ko alam kung tataas or bababa, magkakaroon ako ng additional kita pa. Okay? And again guys, ha, kung gusto nyo tumalpak dito sa Ido nila, mag-research muna kayo, double, triple check nyo muna. Kasi ako, yung 50 ko naman, sobra ko lang din naman yung, kumbaga, okay lang, kahit malus, okay lang, kahit hindi tumaas yung value ng token. Pero yun nga, kung tumaas yan, wala namang makakaalam kung tataas yan or bababa. Okay, and then nakita ko naman yung project. In my own opinion, okay naman yung project, di ba? So kaya ako tumalpak. So hopefully, okay, hopefully gumanda ka. No? So November 1 naman, TGE na. Why not? Kumbaga, di ba, konting tulog na lang, nadyadya na yung judgment day kung tataas ba siya or bababa. Kung bumaba, 50 lang naman yung pinatalo ko. Okay lang kung tataas, hindi natin alam. Paano pag nag-1 USD yan? Okay, yung 50 mo, di ba? 600, parang 50 times 625, di ba? Malaki-laki, libo-libo na naman yung kikitain natin kung tataas. Okay, so kayo, kung gusto nyo, double, triple check palagi. Okay? And then, always remember, Buhokgaming, love you all. See you again in my next. Salamat. Mwah!